Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Para sa unang pagtatanghal ng ating palatuntunan, aalamin natin ang kwento ng buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kilala ang kanyang tinig Gabi-Gabi sa Radyo, isa sa pinakakilalang daiya ngayon sa Metro Manila. Mga kapatid, kilalanin natin si Yusuf Lapitan sa kanyang Journey to Islam. Social expectation drowns us all inside. What you have should be what I want, 'cause what I have just ain't alright. The clothes I want. Ako po si Brother Yusuf Nelson Lapitan. No, ako po'y yumakap sa pananampalatayang Islam. So napili ko pong gamitin ang pangalang Yusuf. Dahil kahit nung ako pa nga ay hindi pa Muslim, eh gustong-gusto ko na yung kwento ni Propeta Joseph. Ang kinagisnang kong paniniwala ay Katoliko. Yung nanay-tatay ko, Katoliko. At dahil yung tatay ko naman ay naging maluwag pagdating sa relihiyon, so yung nanay ko napunta sa paniniwalang Rasyalyanismo, andan-tanda po yun, no? Naging Rasyalyanismo siya. Pagkatapos ay naging Sabadista. Tapos yung kuya ko naman ay yung panganay namin dahil pangatlo ko sa magkapatid. Yung kuya ko na natiling Katoliko yung sinundan ko na pangalawa kong kapatid, yung kuya ko, ay naging Jehovah's Witnesses. Kaya sa mga panahon na yon sa pamilya namin ay may Sabadista, may Katoliko, at mayroong Jehovah. Pag nangaral yung nanay ko, minsan pinapabasa niya ako ng Biblia. Kung anong gusto niyang sitas na ibabahagi, babasahin na sa amin. Ako ang tagabasa. At dumating pa sa punto na yung nanay ko naman ay nagtayo ng sarili niyang grupo. O ang tawag nun ay Diyos Ama. Diyos Ama, nagtayo din siya ng kapilya. Doon sa, nung kami ay nalipat na sa Lanao Curan, ito ay parte na ng Cotabato noong panahon na yun. So nagtayo din siya ng sarili niyang grupo at marami din siyang tagasunod. Dahil alam mo, nung namatay yung lulo namin, yung side ng mother ko, parang siya ang nagmana doon sa pagiging manggagamot ng lulo. Parang nandoon na rin yung kalituhan, no, sa paniniwala. Dahil nga yung nanay ko ay ganun ang uring paniniwala. At nung time na yun, kapatid, ay na-meet ko naman itong mga iglesia ni Kristo. O, sa madaling sabi, yung kaklase ko, yun ang unang nag-akay sa akin. First year high school pa lang ako, inaakay na niya ako, sinasama niya ako sa kanilang pagsamba. Dumating ang punto na nakumbinsin ako. Nakumbinsin ako sa turo ng iglesia. At sa school namin, pinaglaban ko na rin ang katuruan ng iglesia. Kaya yung nag-aakay sa akin, tuwang-tuwa eh. O, pagpunta kami sa pagsamba, talagang masaya siya dahil pag nagbigay ng doktrina yung ministro namin doon, nagbigay ng pangaral, ba isa ako doon sa nagtatanong. So ang ginawa ko, kung ano yung paniniwala ng nanay ko, ng kuya ko, tinatanong ko sa nila. So dumating sa punto na tanggap ko na na si Kristo ay hindi siya Diyos, kundi siya propeta, yung teacher ko. So nung nalaman niya ngayon na ako ay naging mahilig sa usaping pang-reliyon, no? So no time noon na second year high school na ako. So sabi niya sa akin, sabi niya, Brother Nelson, mag-sharing tayo tungkol sa reliyon. O ba, di siyempre, una-una kong tanong sa kanya, sabi ko, sir, kayo bang mga Muslim ay antikristo? Kasi ako noon naniwala ako na ang mga Muslim hindi talaga naniwala kay Jesus Christ. Kasi hindi ko narinig sa mga Muslim eh. Yung pangalang Jesus Kristo, hindi ko narinig sa kanila. So yun ang una kong tanong sa kanya. Sabi niya sa akin, Brother Nelson, walang Muslim na hindi naniwala kay Jesus Christ. Hindi ka matawag na Muslim kung hindi ka naniwala sa kanya. So sabi ko, sir, ano ba lang paniniwala niyo kay Jesus Christ? Sabi niya, si Kristo ay pininiwala namin na sugo at propeta. So doon ako nagulat. Kasi ganun din ang paniniwala ko dahil kumbinsido na ako sa aral ng iglesia noong mga time na yun. So sabi na sa akin, mainam siguro, Brother Nelson, sama ka sa akin sa linggo. Sabi niya, punta tayo din kay Ustad Ahmad. Eh nagkataon ngayon kapatid, yung Ustad Ahmad na yon ay teacher yun, retired teacher. At ang galing niyang magpaliwanag at maayo pag yun siya mag-Cebuano. Ay, samot. Nung nalaman niya na ako yung Cebuano, dito ang tuwa yung si Ustad Ahmad. So hindi ko makalimutan, ang unang ginawa niya, isinulat niya doon sa whiteboard yung mga versikulo sa Bible. Sinulat niya doon kung saan mabasa sa Biblia na iisa lang ang Diyos.
Sinulat din sa Biblia na si Kristo'y propeta, si Maria ay nagtatalukbong, si Kristo ay nag-aayuno, ang mga propeta pag nagdasal ay nagpapatira pa. Pagkatapos ang isinulat yung tinanong niya ako, sabi niya, Brother Nelson, itong mga sitas na itong nakikita mo, anong relihiyon sa Kristyanismo ang nakasunod? Sabi ko, sir, yung pag-aayuno, nagawa namin yan, kaya lang, pagdating ng mahal araw, tatlong araw lang kami mag-aayuno. Pero, umiinom din kami ng tubig. Pero yung ayunong hindi kumakain, hindi namin nagawa yon. Sabi ko, yung magdasal na nagpapatira pa, wala na akong nakita na nagpapatira pa. Dahil pag pumasok sa simbahan, nakaluhod lang. No? So, yung mag-alis ng sapin sa paa, bago magsagawa ng pagdarasal at maghugas, hindi ko na rin nakikita yon. Sabi ko, yung pagtatalukbong, sabi ko, mga madre na lang ang nakikita ko na gumagawa na ngayon. So, pagkatapos ng kapatid, tinalakay na ngayon ang katuruan ng Islam. So, nagulat ako nung panahon na yun, nung habang pinaliwanag niya ang katuruan ng Islam, nagulat ako, sabi ko, sir, kayo pala mga Muslim, nakasunod pala kayo sa... nakasulat sa Biblia, kayo pala nakasunod. Pagkatapos, sabi na sa akin, alam mo, Nelson, yung ninuno mo'y Muslim. So, sabi ko, hindi sir, ninuno ko'y Katoliko. Dahil ang mga magulang ko, ito kasibo, sabi ko, sila ko'y mga Kristiyano. Sabi niya, hindi. Kung balikan mo kasi sa yan, doon na nga ipinasok sa yung kapatid yung history. Kaya balikan mo kasi sa yan, ang ninuno ninyong mga Cebuano ay isa sa kinikilala nating bayanin nating kanunahang nagtanggol ng ating bansa na walang iba kundi si Dato Lapuna na siya'y isang Muslim. So nung sinalaysay na sa akin ang history ng Islam sa Pilipinas, doon ako lalong nagulat. So, doon ako nagulat na sabi ko, nauna pala ang Islam sa ating bansa bago dumating dito ang iba't ibang paniniwala. So, sa oras na yon, sabi ko sa kanya, sir, paano ba mag-Muslim? I am, this is me. Nothing, everything, can't you see who I am? Just let me be, cause like it or not, but God loves me. Who I am. Pinakamatindi pagsubok marahil sa'yo sa naalala ko sa pagkasama kita ay yung issue na ikaw ay nag-iba ng pananalig ba yun? Pananampalataya? Nag-ibang akida. Alam mo, direct nung panahon na yun ay talagang napakahirap. No? Dahil hindi ko inasahan na yung mga taong naghubog sa akin, nagturo sa akin, ay walang nagawa eh. Doon sa ikanyalat na chismis. Minsan, dumating sa punto na parang ayaw ko nang magdawa. Kaya isa doon sa nakatulong sa akin na lalong nagpapalakas ng loob, si Brother Fally. Nung naramdaman niya yun, so sabi niya sa akin, ang mga brother nagtiwala sa iyo, sumusuporta sa programa mo, so tuloy mo. Pero baliktad eh. Sa isang kapatid na hindi naman din siya talagang katulad nila na talagang ibinuhos ang panahon para sa pag-aaral sa Islam. So sa kanya pa nanggaling. Yung mga ganong palala. Sabi nga ni Brother Pali, sabi niya ako, bro, konti man lang kalaman ko ba, bro, kung sa akin mangyari yung bro, aba, pupuntahan kita, bro, eh. Puntahan kita, tanungin, linawin, kung ano totoo yung nangyari sa'yo, ano ba ito. So, dapat ganun eh. Yan ang tularan natin. Alright. Marami pa rin hanggang ngayon ang nagdududa, may mga tanong, may agam-agam. Maring nais kumpirmahin direkta mula sa'yo. Pwede mo bang kumpirmahin o may nais kang linawin para sa amin? Alhamdulillah, doon sa mga kapatid natin na napatuloy pa rin hong ang paghinala, ang pagdududa ho na ako'y nag-iba na ng akida, napunta na ako sa ganitong paniniwala. Mga kapatid, parang awa nyo na sa sarili nyo. Totoo lang kapatid, sa patuloy ninyong pagdududa at paghinala sa akin, hindi ako ang nawawalan, kundi kayo. Kayo ang nawawalan. Ha? Nais ba ninyong ang inyong pinaghirapang mabuting gawa, mapupunta na lang sa amin na walang kahirap-hirap? Ha? Kapatid, kung ako man ay naging nakumbinse o napaniwala sa ganung akida, aba, hindi na ako ganito ngayon magdawa. Oh, sa totoo lang, hindi na ako ganito. Ba't pa ako magdadawa ng ganito? Ha? Bakit ko palaging babanggitin ang mga apat na kalipa?
si Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lahat. Ha? Eh kung ako'y kumbinsido na, tanggap na sa ganung uring paniniwala. Ha? Kung ako man ay kumbinsido na maniwala, kaysa hindi. Dito pa lang sa Islam in action, magulat na kayo. Ganun na kami magpaliwanag. Ha? Kung ano yung kanilang paniniwala, yun na rin ang dapat namin pairalin. Kung kami man, o ako man personally, kung ako man ay kumbinsido ako. Pero hindi. Nakikita ko eh. Ha? Sa aming pagsusuri, sa aming pakikinig, sa pakipaghalubilo, nakikita namin kapatid. Alhamdulillah, ako kapatid, ay nanatili sa pagiging Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanatili na nagmamahal sa banal na Quran, sa katuruan ng Prophet Muhammad SAW, at sinisikap ko na talikuran yung ganung mga pananaw, paniniwala ng iba nating mga kapatid na nakakalungkot na hindi na dapat pairalin yan. Andito na rin tayo sa Islam, mga kapatid. Yung paghinala, pagdududa, wakasan na natin yan. Alisin na natin yan. Tulad dito sa grupo namin, ipinagmamalaki namin yung aming pinairal na sistema. Pag may nakarinig kami sa mga kapatid na mga nagkukwinto patungkol sa isang kapatid, hindi kami agad maniwala eh. Kinakailangan kumpirmahin, tawagan yung kapatid natin mismo. Dahil yun ang pinakamainam na dapat natin gawin. Para ang tunay na pagkakapatiran, tunay na samahan, ay maipaparamdam mo. Okay. Brother Yusuf Lapitan, maraming salamat. Maraming salamat, Direk. This is me. Nothing, everything. Can't you see who I am? Just let me be. Cause like it or not, this God loves me. Who I am. Kung usapan yung buhay kabataan, masaya, malungkot. So ako'y lumaki na hindi ko man naranasan yung pagmamahal ng isang ama. Ako talaga wala akong tatay na kinalikhan. So siya yung nag-guide sa akin. Strict siya in a sense na hindi naman tipong katakutan mo talaga. Yung tipong sasaludo ka sa pagiging strikto niya kasi tama naman. Hindi ko makalimutan na nung yung tatay ko umuwi sa amin at nais niyang makita kami lahat. So nakita na yung kuya ko. So sa lahat ng magkapatid, ako lang hindi na nakita roon. Hinahanap-hanap ng papa ko dahil gusto niyang humingi ng kapatawaran. Pero yung kuya ko, hindi niya tanggap yung tatay ko sa ganung ugali na iwan kami na hindi alam ko kailan babalik. So yun pala, yung mga pag-uwi ng tatay ko na yon, ayun na pala yung huwi-huwi niya eh. Huwing pagpapakita niya sa amin. At hanggang dumating pa sa puntong sumulat yung kuya ko, sabi na, Dong, kung pwede umuwi ka sa Davao, bisitahin mo yung papa dahil si papa ay grabe na. At pangalan mo ang kanyang laging binabanggit. So sa time na yung kapatid, hindi pa rin ako natinag. Sabi ko nga, mabuti pa nga sana matuluyan siya. So, hanggang dumating sa punto na siya ay binawi ng buhay. So, 1992, siya ay binawi ng buhay sa punto na yun. Ako'y masaya eh. Masaya ako na siya ay wala na. Ngunit nung ako'y umakap sa Islam, hindi ko sukat akalain na ang katuruan ng Islam ang magpabago doon sa kaloob. Hirap, kapatid, na yung dumating sa puntong magsilang yung nanay mo. Magsilang ng anak na para pang akala mo, mawalan ka ng nanay. Dahil nung punto na yung kapatid, dire mo yung nanay ko, libor siya ng mga alas dos ng madaling araw. Wala yung tatay mo. Tapos mga alas 9, hindi pa siya nagsilang. Dumating sa punto na sinabi na ng nanay ko, sabi niya, anak, huling iray ko na ito. Ano mang mayari sa akin, labas mo itong kapatid nyo, huwag nyo siyang pabayaan. Mahalan kayo bilang magkapatid.
So kung doon ang kapatid maniwala ka, no? Pagingin ako sa bintana, nandun din yung kuya ko sa kabila na para ba? Pakiramdam namin nun, mawala na kami ng nanay. Time na. So sa awa ng ala ay nairaos ngayon. Ibig sabihin, makisilan ngayon yung kapatid ko. So, masaya kami. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tulong mo at guidance mo sa amin sa pagmamahal mo kay na mama. Kahit na matagal tayong nagkawalay, matagal tayong nagkasama uli, at hindi naman tayo araw-araw nagkikita ngayon dahil lagi ka rin busy, pero sa bawat araw po, dinadalangin ko sa Allah na bigyan ka po ng lakas at tibay ng loob, dahil alam ko pong maraming pagsubok na dumadating sa buhay mo, sa pamilya, sa kapaligiran. Pero inshallah, lahat ng yun malalagpasan mo. Sabi mo nga lagi, kahit pagod ka, basta para sa Allah, gagawin mo lahat dahil gusto mo magka-reward. Kaya kahit magpa-fasting ka during Ramadan, pagod na pagod ka, nakikita ko na pawis mo, kahit mainit, natitiis mo. Kaya inspiration po kita. Kaya every time din po na nagpa-fasting ako, iniisip ko, kaya nga ni Kuya na pagod siya. Ako pa kaya na hindi naman napapagod. Kaya magpa-fasting din ako para magka-reward. Kuya, lagi po kayong mag-iingat. At saka, kahit hindi ko man po nasasabi sa inyo lagi, mahal na mahal ko po kayo at nire-respeto ko po kayo. Trabaho namin doon, farming eh. Tatanim ng mais. So, nung tatay ko, ilasing. No? Gabi, lasing siya. So, sinamagahan, wala na siyang ginawa kung natulog lamang sa bahay. So, si Daud, yung kapatid ko, siya pa noon ng munso namin, eh, nakaduyan niya. Nakaduyan. Umiyak. So, ako naman, noong time na yan, tumutulong ako sa nanay ko na maglinis ng mais. Ha? Then, nag-harvest kami ng mais. Umiyak siya ngayon. So, tinatawag niya ako. Nelson! Uwi ka rito. Patulog yung mga kapatid mo. So sabi ko sa nanay ko, ma, uwi mo na ako. Tinatawag ko ni papa. Sabi naman ng nanay ko, eh anak, kaya mo na si papa mo doon. Wala naman siyang ginagawa kung nandun lang eh. Eh tulungan mo na ako rito. So sa murang edad ko yung kapatid, siyempre sumunod ako sa nanay ko. Tumulong ako sa nanay ko. Hindi ko pinakinggan yung tatay ko. Tumulong ako sa kanya. Pag-uwi ko ngayon sa bahay, ay pinalo niya ako. So, nung pinalo niya ako, parang namang sumisikip yung dibdib ko. Hindi ko, bakit ba niya ako? Sinaktan pa niya ako, pinalo na. Wala namang ginawang masama. Tumulong lang ako sa nanay ko, tumulong lang ako sa kanya. Samantalang siya eh, nakahiga lang. So, hindi na nagawang patulogin yung kapatid. So, isa na yun na nagtatanim ako ng galit sa kanya. At dumating sa punto pa na yung kuya ko, yung sinundan kong kuya ko, umalis siya, namista. Umalo sa pistahan, eh, hindi nagpaalam ngayon. Hinanap siya nung hindi umuwi. Nung umuwi siya ngayon sa bahay namin, aba, doon ko masaksihan na halos parang ang tingin ko sa kanya, hindi niya anak. Pag siya'y pumalo sa kapatid ko, eh, parang kulang na lang patayin. Halos yung kuya ko ay wala ng boses. Matakbo na doon sa sulok na walang matakbuhan. So ako nung nakasaksi sa kanya, talagang sumisikip lang ng kaluluwa. So nung natapos yung pananakita sa kuya ko, tanghalian yon na hindi ko makalimutan, tanghalian na kakain na kami. Sabi ng nanay ko, kain na tayo. So sabi ng kuya ko, sige, mag-CR mo na ako. So naka-jacket siya, hindi namin alam na mayroon na pala siyang dalang lubid doon sa sarili. Tapos niya. Tapos noon, nagtaka kami dahil hindi siya bumalik eh. Tapos dumaan yung mga tao doon sa bahay namin, sabi, silo na kayo ng yung musang. Kasi may narinig siya,
gumanon, nasilo daw musang. So sabi ng kuya ko, wala kaming silo diyan. Kinalaala namin ngayon yung kapatid namin. Takbuhan kami, kinuha ko yung itak, takbo kami pag suhot namin doon sa medyo magubat ng konti. Andun na nakampito na yung kuya ko. So ginawa ng kuya, tatay, inangat siya. Tinanggal yung lubid. Nahimasmasan. Nila sa bahay. So, doon kapatid, yung galit ko sa kanya, grabe na. Patong-patong na eh. Patong-patong na yung pagkamuhi ko sa kanya. Dahil hindi ko nga mapigil siguro. Pumasok yung demonyo sa sarili ko. Yung gamit niya at gusto ko na siyang hatawin. So, sumigaw yung kapatid ko. So, alhamdulillah, hindi naman natuloy. Hindi ko rin makalimutan yung pangyayari na yon na biglang dumating yung tatay ko. Nung nakita na yung anak ko, oh, Sheila, lapit ka sa akin, ako tatay mo. Nung kukunin na yung kapatid ko, bigla kong tinakbo yung si Patima. Nuha ko si Patima, sabi ko na huwag kang lumapit sa kanya, hindi mo tataya. Maniwala kapatid, nung nasabi ko sa harapan ng tatay ko, napaiyak siya. Malikod siya, napaiyak, tumuloy siya doon sa bahay ng lula ko at sabi niya sa nanay ko, ano bang ginawa mo sa anak ko? Sabi niya, ngayon lang niya ako nakita na wala na siya ng respeto sa akin. Sabi ng nanay ko, tanongin mo yung sarili mo, anong ginawa mo pa sila na. Nang ako yumakap sa Islam, pinaunawa sa aking kapatid na sa Islam, gano'n man kasama, tatay mo. Huwag kang mamuhi, dahil huwag kayo namuhi, para na rin kinamuhian mo ang sarili mo. Dahil tandaan natin, anumang bahagi ng ating katawan, kabahagi natin ang tatay. Dahil niyakap ko ang Islam, so, sinikap kong tanggapin ang katuwang ito, kaya doon dumating ang puntong, tawag ko ang tatay ko kahit wala naman siya. Nauna na siya sa atin. Tinatawag mo siya. Sabi ko, magkataon lang sana na siya'y malakas pa. At ako'y naging Muslim na at ganun na ang pagtanggap ko sa katuruan ng Islam. Siguro mapuntahan ko siya at mayakap. At ako pa mismo, ahingi sa kanya ng pamanhin sa kabilang. Kaya lagi kong iniisip na malayo mo sa mga anak ko. Kaano man kahirap yung trabaho, so, sinisikap ko na maiparamdam ko sa kanila pagmamahalan sa kanila. Kaya ako naman natuwa dahil tayo'y binayaan ng dalawang asawa. Alhamdulillah, so yung mga anak ko sa una kong asawa ay malapit din sa akin, mamagmahal sa tatay. Ganon din naman yung mga anak ko sa pangalawang asawa ay ganon din. So talagang masaya. Napakabait po niya. Mapagmahal na tatay. Nagbabasa po yan ng Quran. Tinuturuan yung mga anak niya bago siya matulog ng mga sura. At pinapaalaan niya rin kami. Pero sa totoo lang, talagang mapagmahal siya sa mga bata. Pagdating sa mga bata, hindi naman niya napapabayaan. Nilalambing naman niya bilang ama. Minsan ay na-misinterpret ko na na akala ko hindi niya ako mahal. Naiyak ako dahil siya. Dahil kahit anong pagsubok, nandiyan pa rin siya sa amin. Yung mga pagsubok ba? Pero sa totoo lang, ma'am, mapagmahal naman si Yusuf ay mabait naman siya sa mabait. Tulad po ng pagsubok na nakapagpasawa po siya. Malang. Siyempre bilang babae, masasaktan talaga. Kasi una pa lang, alam ko na si Yusuf may asawa at ako ay isang Muslim na kailangan ko anong mga pagsubok, tatanggapin ko na lang. Una po, hindi ko po natanggap dahil napakasakit po. Eh nung pag, talagang dahil sa Islam, pagsunod ko sa Islam, at saka ikadaron talaga para sa akin.
na ano ko na po, natanggap ko na po. Kay Yusuf Lapitan, alhamdulillah na ikaw yung naasawa ko kasi ginaid mo ako sa Islam. Alhamdulillah, sa mga pagsubok na dumating sa buhay natin, nagsasama pa rin tayo. Sob, mahal na mahal ka namin. Inshallah, tuloy-tuloy yung pagmamahal mo sa amin, pag-aalaga. Inshallah, sa lahat ng trabaho mo, susuportaan ka namin. Proud na proud kami sa'yo. I love you. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Andito lang kami. Susuportahan ka namin. Alhamdulillah. I love you, Papa. I love you, Papa. Ngayon ko naramdaman eh. Ngayon ko naramdaman na ganito ang saya ng isang ama na pag makita mo yung pagmamahal ng iyong anak. Lalo na yung anak kong panganay, no? Si Fatima, si Yusuf, si Laila, sa una mong misis. Sa pangalawa naman ay si Sophia at saka si Yusuf Ali. Minsan nasa biyahe, tawagan, Papa, ingat ka sa biyahe. Love na love kita. Sa sarap. Sabi ko nga sa loob-loob ko, siguro ang tatay ko kung namuhay lamang din ng Islam, kanyang panampalataya ay siguro naranasan ko rin yung ganong uring pagmamahal ng isang ama. Who I am, this is me. Nothing, everything, can't you see? Who I am, just let me be. Cause like it or not, but God loves me. Who I am, who I am, who I am. They tell me this is the way that I need to be formed. If I continue to stray, I'm gonna start up a storm. Wait, drive that, like this, not that. Don't dare lose track or you'll fall way back. But if my Lord loves me, then I know I'm free. You can say what you please, just let me be. I know if I'm real and it's not a disguise. You love who I am if you open up your eyes. I insist that you see, I ain't a mystery. Kaya sa ating mga kapatid na naging tulad ko, yumakap na rin mo sa panampalatayang Islam, ay damhin natin ang katuwaan ng Islam. At isabuhay natin sa abot natin makakaya at higit sa lahat mga kapatid, ibahagi natin ito kanino man. Makasamahan natin sa trabaho, kaibigan, kakilala, huwag natin ipagkait. Dahil ang sarap na damhin kapatid na tayo ay dati-rati nandun sa kalituhan ng pagkilala sa dakilang lumikha. Kalituhan sa pagsamba. Hindi natin alam kung paano tayo manalangin, paano tayo magdarasal. Wala tayong katiyakan. E ngayon, alhamdulillah, andito na tayo. Andito na tayo sa panampalatayang walang pag-alinlangan, mga kapatid. At tulad ng sinabi ko, ang Islam na panampalataya, gaano mang katigas ang kalooban mo. Kung ang aaral lang Islam ang iyong pairalin sa iyong puso't isipan, tiyak ang lahat mga kapatid ay magbago. Ito po ang iyong kapatid sa panampalatayang Islam, Yusuf Lapitan, proud to be a Christian. Ang kwento ng buhay at paglalakbay sa Islam ay maituturing na isang napakalaking kontribusyon sa pagbibigay inspirasyon. Para sa amin, isa itong malaking daw. Kaya't patuloy ho namin kayong inaanyayahan na subaybayan ang mga kwento ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa kanilang journey to Islam. Like it or not, but God loves me.